Ayan, magandang araw mga kaibigan, mga tol. Welcome po sa aking part 4 ng basic keyboard piano tutorial. So, ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa mga sa staff, sa letter o sofa syllable. Diretso na tayo. Wala na paligoy-ligoy. Yeah, meron tayong nakahanda rito na staff. Ito po at tinatawag nating G clef. Ito ang F clef. G clef ang tawagin natin minsan ay treble clef. Ito naman ay bass clef. Kung meron kayo mga kung familiar kayo sa mga pihita ng ating mga component radio, meron tayong makikitang treble or bass. Pag pinipihit natin ang treble na knob o potentiometer, tumataas yung mga high frequency, mga sagitsit, mga high, mid. Yan. Tapos yung bass naman, ay naman po yung mga dagungdong, mga ugong, mga low frequency. So sa ating sa piano po, yung G clef ay yung matataas na nota, matataas na tunog. Yan po ay nasa kanan ng ating keyboard. Yung kanang kamay natin. Tapos yung kaliwa, yung sa mabababa, ito yung F clef, yung mga bass. So para makabasa tayo ng ano na ng mga nota sa staff para maintindihan natin. So balikan niyo po yung mga nauna kong tutorial, yung duration of notes, importante po 'yon. Duration of rest. Tapos ito po sa staff, pati na rin po yung key signature sa mga previous ano natin. Ngayon na aalamin natin ngayon yung letter. Di ba po nabanggit ko ng previous na natin sa ating chord na ipaliwanag ko yung mga letter nitong ano key. So ito po yung middle C natin sa keyboard natin na ito po yung C4. Dito po sa staff ayan po yung ledger line. Ito yung pagitan ng gitna ng G clef tsaka F clef. So ito po yan dito. Yan po yung C. Dito po may nilagay ako mga letter values sa kanang side. Yung ledger line C. Tapos yung sa taas niya D. Ito po yan. Tapos yung first line is E. First space is F. Tapos second line is G. Second space is A. Third line is B. Third space is C. Ito po yung C5. Tapos fourth line is D. Fourth space is E. Tapos yung pinakahuling linya, F. Tapos yung sa itaas ng huling linya is G. First ledger line is A. A tas sa itaas ng first ledger line, space doon is B. At sa pangalawang ledger line is C. Kung tutugtungan pa natin yan, tuloy-tuloy po yan. Sa, kung C yan, ang susunod dyan is D. At ang third ledger line is D. So, hanggang nilimitahan ko muna hanggang C6 ba? Sa C4, C5, C6. Yan. Yan po yung sa G clef, ha? So, magkaiba po ang ano, letra. Iba naman po sa F clef na, ano, na letra. Kung titingnan natin dito, siyempre si yung ano, pababa. Tapos B yung ibabaw ng huling linya ng F clef. Tapos ang linya is A. Tapos G po yung ano pang-apat na space diyan. Tapos yung pang-apat na linya is F. Pangatlong space is
E. D po itong ano, gitnang linya. Tapos C po itong yung pangalawang space. Yan po yung C3. Tapos yung pangalawang linya is B. A po yung ano, unang space. Unang linya is G. Ibaba ng unang linya, is F. First ledger line is E. Sa baba ng ledger, first ledger line is D. And the second ledger line is C. C2. Octave number 2. So kung pupunahin nyo, dalawang ledger line sa baba o dalawa sa taas, pareho po yung C. C5, dito yung C4, C5, C6. Tapos kung ito C5, ito naman ang C3. Tapos ito naman ang C2. So yan po, malinaw po sa teklado natin. Kung balikan nyo po yung tutorial ko, C po ito. Ang palatandaan po natin na dalawang itim, dalawang sharp flats at tatlo. So nagsasalitan lang po yan. So kung ito sa C, C rin po ito. Kaya lang sa octave sila nagkakaiba. Ito yung gitna, ito C4, C5, and C6. Ang pinakamataas natin is C7. Sa 61 keys sila ngayon. C3, C2. Okay. So yan lang po ang kailangan nating malinaw na mapag-usapan. So meron pa yung ano, meron pa yung equivalent na sofa syllable. Pero sa ngayon, sa mga panahon ngayon, talagang mas ginagamit yung letter na lang, letter. So nagre-relate naman siya pag sinabi natin C sharp. Ito po yung C sharp. C sharp, ibig sabihin po ng sharp is mataas ng kalahating step, kalahating lundag, half step, higher. So papunta pa yan sa kanan, higher, pataas. C sharp, D. Kaya ang C sharp po naman, pwede nating tawaging D flat. Mababang D o kaya mataas na C. D flat, C sharp. So lahat po ng itim na na key, dalawa po ang pangalan. C, D, D sharp or E flat. Ayan po, dapat maintindihan din natin na ang E papuntang F ay walang namamagitan na itim dito. So sila pong dalawa ay semitone ang difference. Katulad din po ng B papuntang C. Wala pong namamagitan na sharp or flat. Kaya ang difference nila is one half step higher or lower. So, dito po natin sila madaling matandaan sa itim, dalawa, tatlong itim. So, yan po ang tinitingnan natin. Kasi kung tanggalin natin o pare-parehong may itim yan, hindi natin malalaman. Kung wala man itim, hindi rin natin malalaman kung nasaan ang C. So, balik tayo sa sofa syllable. C, ang C po is Do. Ang Re is, ang D ay Re. Ang E is Mi. F is Fa. G is Sol. A is La. La. B is Ti. Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Do, Re, Mi. So, ganun po yan. Kung katulad ng letter, Do, Do sharp, o kaya Re flat. Re, Re sharp, or Mi flat. Fa, F, Fa sharp. G o Sol, Sol flat or Sol sharp ito. A or La, La flat, La sharp. B, C. So, para lang doon sa balik-balik lang po yan. C is Do uli, Do sharp, Re, Re sharp, Mi, Fa, Fa sharp, Sol, Sol sharp, La, La sharp, T. So ganun po yan. Kung
Kung dito naman natin titingnan, fa, ado, re, mi yung first line, fa yung first bass, yung second line is sol, third space is a, la, tapos sa third line is t or b, third space is C or Do. Fourth line is D or Re. Fourth space is E or Mi. O, tas yung last line is Fa. So, balikan po natin na. Medyo malabo mata ko. Hindi ko alam kung tumatama yung aking cursor. Leisure lines, C or Do. Tapos, sa ibabaw is Re or D. First line, Mi or E. First space is Fa or F. Second line. Second line is G or Sol. Second space is A or La. Third line is B or T. Third space is C or Do. Fourth line is D or Re. Fourth space is E or Mi. Tas yung huling linya is Fa or F. Sa taas, Sol or G. First leisure line is La or A. T or B yung ibabaw. At yung second leisure line is C or Do. Ganun din dito sa baba. So, yun po yung equivalent niya sa sofa syllable. Kasi minsan may mga ma-encounter tayo mga musicians na instead na letter ang sasabihin sa iyo is sofa syllable. So kailangan din po alam natin, aware tayo sa sofa syllable. Ayan. Tandaan po ang balikan natin ang ating treble clef o G clef ay ang kanang kamay. At ang matataas po na tunog yan. At ang G-clef, yan po yung bass clef, kaliwang kamay, kung saan man na mabababa yung mga ano. Ang nasa larger line sa pagitan nila is middle C. Yan po yung C4. So, ito po yung octave number 4. Ito, tas octave number 5. Octave number 6. Ito, sa 7 na to. Papunta na. Sa baba naman, ito yung 3. Ito yung octave number 2. So, ang isusunod po nating pag-aaralan, yung ano naman po, yung mga expressions, mga signs, mga ano, kung ano yung mga makikita natin mga signs or symbols dito sa loob ng staff. So para sa kaalaman po ng lahat, lahat po ng ang pyesa po ay pwede pong isulat lahat ng information, tempo, yung feel, yung expression, yung kung ano yung hinihingi ng kanta, makahari, malambot o ganun. So pwede pong isulat lahat. Kaya po ang kanta, pag hindi po natin na alam at meron pong notation, complete notation, melody expressions, lahat, tempo, key signature, matutugtog, mapag-aaralan po natin ang kanta kahit hindi natin siya naririnig pa. Ganun po yan. So, malaking bagay po ang nakakabasa tayo ng
nota, kahit hindi po natin nababasa ng mabilis o ang tinatawag nating citer o magiging citer tayo. Pero pwede naman po natin mapag-aralan maging citer, constant practice lang po sa pagbabasa. Ayan, yan po ang isa sa hindi ko masyadong natutukan sa sarili ko po. Bumabasa ako ng pyesa pag nagtuturo ako ng choir. At minsan kung may sa mga research na hindi ko maintindihan at meron akong nakitang notation, saka ko lang binabasa. So hindi talaga ganun kabilis. Pero ang kagandahan naman, kahit papano, mababasa mo at mapag-aaralan mo, pwede mong idiretso sa memory ng utak. So kahit na hindi tayo mabilis magbasa, pwede tayong mag-aral ng mga classical pieces, piano pieces, ganun. Katulad po nang tinugtog ko kanina, kung hindi ko po nakita o binasa ang piyesa, hindi ko po yon matutugtog ng tama. Ito po katulad nito. Pagka nagbabasa po tayo, kahit na hindi mabilis, basahin natin ng mabagal. Hanggang sa makabisado natin at ma-practice naman natin ng mabilis. Yan. Ang title po nun ay yung Tokis Rondo ni Mozart. So, kung iisipin nyo, kung pakikinggan nyo, napakahirap tugtugin. Pero, kaya po yun. Hindi siya ganun talaga kahirap. Ang una nyo lang gawin, basahin ng maigi. Una nyo gagawin, pag bumasa kayo ng pyesa, titingnan nyo yung key signature, tapos yung tempo, yung beat niya, tapos may mga nakalagay na expressions kung saan ka mag-pedal sustain, kung saan ka mag-staccato, kung saan lalakas at hihina. So mayroong marami pong mga pag-aaralan natin mga symbols na may encounter natin sa pagbabasa. So sa mga susunod na tutorial, meron pa ho tayong mga ibang gagawin na i-apply natin yung chord. So siguro isisingit ko muna yon para makapag instant tayo playing. Maghahanap tayo ng siguro pyesa na walang copyright. Tapos yung pwede nating kantahin, i-record natin kantahin o kaya gawin natin instrumental. So, importante po yung para mai-apply natin yung chord na inaral natin sa ating previous lesson. So, magkikita tayo sa susunod. Sana sa maikling lesson na ito ay meron kayong natutunan at meron kayong nagustuhan nyo at meron kayong mas magandang pagkakaunawa, magiging reference nyo o magiging guide sa inyong pag-aaral. So sana nakatulong ang video ito at kung nagustuhan nyo, mag-like po kayo, mag-subscribe sa aking channel, pakihataw na rin ang notification bell dyan. At siyempre, share nyo po sa mga kaibigan na gusto rin matuto. At huwag po kayong mahihiyang mag-comment o mag-suggest sa ating comment section o kaya mag-PM po kayo. Pwede kayong mag-suggest ng topic na pwede natin pag-usapan sa susunod na tutorial. So marami pong salamat. Makikita-kita tayo sa susunod na video. Paalam mga kaibigan. God bless. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye.